Nandito guys, di ba kumakalat din yung balita na meron na namang na-rain na online lending company. Dahil nga may mga OLA na hindi talaga makatarungan yung paniningil nila or pagkukolekt nila ng utang sa atin. So ngayon guys, kung ikaw pa rin po ay naghahanap ng mga OLA na legit na utangan, may mga ilang OLA ako na sasabihin na ito talaga para sa akin, ito yung mga legit utangan sa ngayon. Pero syempre guys, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung maglo-loan pa rin ba kayo dito sa mga loan application na sasabihin ko. Mas maganda pa rin talaga guys na manood kayo ng mga reviews, magbasa ng mga reviews about sa mga OLA na papasukin ninyo. Kasi nga guys, hindi siro ang umutang sa mga online loan application na ganito. Kasi nga sila ay nakaharas, mataas yung sinisingil na interest, halos sila ay tawag ng tawag sa mga contact list, so nabibreak nila yung law or standard ng SEC. So ngayon guys, isishare ko lang sa inyo guys yung alam ko na legit utangan. Pero bago ang lahat guys, last time po ay tayo nagkaroon ng live at nabigay tayo ng GCash giveaway. So ngayon guys, weekly na po yung ating pamigay ng ating pa GCash giveaway. At kung hindi ka pa po nananalo at gusto mong sumali, huwag mo kalimutang mag-subscribe, like yung video na to at mag-comment ka na dyan sa baba para automatic sa next GCash giveaway natin is makasali ka na. Ayan guys, if interested ka dito sa video na to, kahit na may mga OLA talaga na pasaway, na nare-raid at pinapaklosan ng SEC, so ito guys, isishare ko lang sa inyo yung aking nalalaman ng mga OLA na legit pa rin utangan hanggang ngayon. So if you're interested sa video na to, so keep on watching. Disclaimer, no? So, hindi tayo agent or promoter ng mga loan application na babanggitin natin dito. So, ito guys, nag-share lang ako dito guys ng experience ko dito sa mga OLA na sa tingin ko talaga ay legit utangan. So, dito guys, ang una ko nang sasabihin is si Tala. Kay Tala po, fixed po yung interest niya. May mababa siyang interest rate at 30 days po yung unang loan mo dito. Dito kay Tala guys, kapag po ikaw ay nakailang reloan na, siya po ay tataas ng tataas yung iyong credit limit. Dito guys, sa pag-reload mo kay Tala, 500 yung kada increase niya. At pwede na rin po dito yung partial payment kay Tala. At itong Tala guys is very convenient kasi kahit saan pwede mo siyang ma-receive yung pera. Pwede sa GCash, pwede sa bank mo, pwede sa Cebuana Luhulyer, pag cash pickup. So yon, marami siyang option kung saan mo pwedeng makuha yung pera. So ang next ko na guys, para sa akin, legit din itong si Juanhan. So ang unang loan ko dito guys kay Juanhan is 2,000 pesos. 30 days din po ito. And then guys, kapag dito, good payer ka kay Juanhan, 1,000 po yung kada reload na increase mo. And then dito guys, kay Juanhan, kapag ikaw po ay naka fourth loan na, pwede na maging 6-month installment na yung iyong ilo-loan. Dito din kay Juanhan, meron silang fixed interest rate. Hindi katulad ng ibang loan application na grabe maningil ng interest, grabe yung patong, halos sa araw-araw ay tumataas yung interest rate. Ayan guys, isusunod ko na po dito si Bilis. Pero hindi po talaga OLA si Bilis. Si Bilis po is parang e-wallet services rin. Na kung saan nga guys is nag-o-offer siya ng quick loans. And then dito guys, pag ikaw po ay first time user ng Bilis, ang pwedeng ma-approve sa iyo na credit limit is around 2,000 pesos to 4,000 pesos. And itong si Bilis guys is 3 months to pay. Parang installment rin siya. And then next po, si SpayLater ng Shopee. So guys, maganda rin itong si SpayLater kasi naranasan ko dito ma-overdue ng halos 2 months. And then wala naman ako nare-receive na harassment sa text nila or calls. Basta maayos yung text nila sa akin. So yun nga, na-due date ako ng ilang buwan at hindi ganun kalaki talagang ipinapatong na interest. At kung ikaw po ay first time user ng SpayLater, yun, 30 days yung kanyang bayaran. And then kapag tumagal ka na, pwede na dito guys yung 6 months installment. Yun nga lang guys, kapag po ikaw ay first time user ng Shopee at hindi ka gaanong nag-o-order, hindi po agad ikaw ma-approve ng SpayLater. So, hindi mo siya agad ma-activate. And then, next na natin guys, si Home Credit. So, marami nagsasabi dito kay Home Credit na malaki daw yung interest nila. So, now, malaki sila magpatong ng interest. So, dito guys, kay Home Credit, hindi ka naman agad dito magkakaroon ng cash loan kapag hindi mo po nagamit yung kanilang product loans. Halimbawa, nag-home credit ka ng cellphone, ng TV, ng ganyan. Hindi ka muna magkakaroon ng
cash loan kapag po hindi mo nagamit yung kanilang product loan. Ayan, next na natin guys si Maya. Si Maya po ay e-wallet bank. Dito po ay pwede ka mag-cash in, mag-cash out, mag-buy online. So yun, dito pwede mo gawin kay Maya. And then meron silang ini-offer na quick cash loan. Kapag po ginagamit mo lagi yung Maya credit mo or Maya app mo, yun, pwede kang ma-approve ng kanilang quick cash loan. And then next na natin guys, yung pinakagamit na gamit ko talaga is si GCash. Ayan guys, ito po kay GCash meron silang borrow money services. Yung tatlo, yung GCredit, GLoan, and GGives. Sabi ko na sa inyo sa aking mga previous vlogs na yung credit limit ko nga kay GCash is 2,000. Ito yung first time na ma-open ko yung aking GCredit. And then, naranasan ko na ma-delay ng halos 3 months dito kay GCredit. So, napakatagal akong na-delay dito. At wala akong naranasang panghaharas. And maganda talaga yung offer nila dito kasi hindi ganun kataas magpatong ng interest kahit ilang months akong na-delay. Nga lang guys, ang consequence naman nito, matagal tumaas yung iyong credit limit. So sa akin, ang buwan ata ako na halos 2,000 pesos lang yung credit limit na na-approve sa akin kay GCredit. Kulang talaga ako nataasan, which is umakit agad siya ng 4,000 credit limit dito kay GCredit. And then, hindi ko pa po na-unlock si GLoan and then si GGives. Maganda na ma-unlock mo lahat yon para meron ka mga option. So, dito guys, yan lang po yung mga, para sa akin, ay legit utangan na Ola. Kung kayo po ay may gusto ring i-share ng mga legit na utangan, i-share nyo po dyan sa baba para magkaroon ng idea yung mga bago pa lang maglo-loan sa mga online lending application. Pero sabi ko nga guys, mag-research muna kayo about sa mga online loan application na papasukin ninyo. Kung maganda ba, kung may mga bad reviews ba siya, kung mataas ba magbigay or maliit. Para at least wala na tayong sisisihin pang iba. Mas maganda talaga guys kung may alam tayo kahit papano dun sa Ola na papasukan natin or a-applyan natin. So yan lang muna guys ang ating vlog for today. Kung hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click the subscribe button at hit na rin notification bell para updated kayo sa susunod na utangan series natin. So bye-bye muna for now guys.